58 anyos na kontraktor sa Dagupan City, pumanaw dahil sa COVID-19. Asawa nito nagpositibo rin. Balitang tinutukan ni King Guevara. Pumanaw ang 58 anyos na kontraktor mula Dagupan City dahil sa COVID-19. Nagsagawa na ng contact tracing ang otoridad at nagpositibo rin ang kanyang asawa. Meron siyang hypertension pero yung nagkaroon siya ng ubo, difficulty of breathing, so na-admit sa hospital. And then yun nga, na-report na sa amin na namatay siya kahapon. Samantala, nagsagawa ng disinfection ang Dagupan City Jail matapos makapagtala ng kaso ng COVID-19 sa mga PDL kamakailan. Talagang hindi nga po natin maiwasan, kaya puro mitigating actions na lang po yung ating gagawin para po hindi na gumrabe yung sitwasyon. At hopefully na ma-maintain natin ang pagiging COVID-free natin. Buwan ng Oktubre, nang simula ng QR code system sa mga border checkpoints sa lungsod ng Dagupan. Sa parang ito, mas madali umano ang contact tracing sa mga pumapasok na bisita sa syudad. Pero tila hanggang ngayon, marami pa rin ang nahihirapan at nalilito sa sistema. Actually, yung QR code, tinutulungan na namin sila, sir, na gumawa para lang makapasok sila. Ginaguide namin sila, sir. Naharang at pinababa sa border checkpoint sila Jimmy, na galing Bulacan. Bagamat kumpleto sila sa dokumento, wala umano silang naipakitang QR code. Okay lang, sir, kasi para sa kanan din ng nakararami. Patuloy ang paglobo ng bilang ng mga motorista sa lungsod. Dahil sa dami ng mga sasakyan sa kalsada, ramdam na ang mabigat na daloy ng trapiko. Malapit na yung Christmas season, saka marami na siya mga transaction. This is transactions ngayon. Siyempre, Dagupan, center of commerce. Kaya yun talaga. Pangalawa, yung nakalist pa yung number coding ng mga POJ. Siniguro naman ng Public Order and Safety Office na nakadeploy sa mga strategic location ang mga traffic enforcer. Kasama si Jing Dacanay, King Guevara, Balitang Amyanan.